patuloy nating mga ginagawa, kaibigan. At tinanggalan natin yung head sa 1 and 2 ang makina na ito, Komatsu D155. At may nakita na tayo na initial na problema, mga kaibigan. Kung marinig ninyo, at kung narinig ninyo yung una kong video na yung pag-unloading natin ng makina nito na maingay, ito po yung dahilan, mga kaibigan. Oh. Itong bridge na ito, mga kaibigan, yan, ay putol. Yan, mga kaibigan, ito kung makikita ninyo, yan yung bridge niya. Putol po yan. Dapat dugtong yan, mga kaibigan. Yan. At napuputol yan. Kaya kung marinig ninyo yung under nung una, pukak-pukak, pagpapak. Yan, mga kaibigan. Dito po yan nakalagay, mga kaibigan, at putol yan. 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 At nakikita ninyo, mga kaibigan, ito. Yung valve seat nito mababa na. At yung sa kabila ng valve, mataas pa. Yan. Ito yung isa ang dahilan na problema kaya napuputol, mga kaibigan. Dahil yung isa tama, isa ito tama. Ito tama ito. Oh, ang laki ng angat. Yan. Ito mababa, mga kaibigan. Yan. Sira na yung valve seat niya. At aabangan ang mga sunod na mga makikita namin problema, mga kaibigan. Dahil patuloy tayong magtatanggal nito para makikita natin lahat ng mga problema. At ito na po ang nangyayari sa ating ginagawa sa pagpatuloy ng ating pagbabaklas ng makinang ito sa D155 Komatsu. Sabi ng may-ari, hindi na daw kailangan palitan lahat ng bearing. At kahit dito sa main bearing, ibabalik na lang itong mga bearing niya na sa main bearing. Ayan, dalawang pinanggal natin dyan kasi nag-check tayo kung okay pa. Okay pa naman. Okay pa naman ang babit niya. Hindi pa man at standard pa yan. Nakuha na natin ang problema. At hintayin na lang natin na ma-assemble natin ulit dahil hindi na daw bubuksan yan ng buong lahat ng piston, hindi na daw bubuksan yung sira ng ang papalitan. Sinabi ng may-ari kasi bago daw yan, mga kaibigan. Yan, kung makikita ninyo, ito yung harap ng makina. Ito yung timing gear ng crankshaft. At ito naman yung pinakaloob niya. Yan, yan ang view ng loob niya, yung makina. Yan yung crankcase niya. Yan yung mga tubo para sa mga saksyon ng langis. Napakaraming pisa niya, mga kaibigan. Ganyan. Yan ang mga pisa niya. At aabangan ninyo, mga kaibigan, ang pag-assemble natin. Sana makubir pa natin. At ito na po yung makina natin. Nakasalpak na harap at saka likod na timing cover at saka PTO. Ito PTO. Yan. At isi-share ko sa inyo ngayon kung paano mag-timing ng makina ng D155 Komatsu. Ito. Yan. Kung makikita nyo, mga kaibigan, ito yung timing gear ng crankshaft. At ito naman yung idler. Yung idler na, mga kaibigan, dalawang gear ito. Malaki, itong malaki at saka maliit. Yan. Ito naman sa baba, oil pump. At dito, injection pump ito dito, mga kaibigan. Itong nakalawit na ito. Papunta dito. Ayan. Dito panda injection pump yan. At ito para sa camshaft ito. Ayan.
At ito yung nakakabit dito sa harap ng injection pump. Ito. May timing din ito mga kaibigan. Ang yan. Balancer na yan mga kaibigan. At hanapin pa natin. Basta ang timing niya mga kaibigan, pag isasalpak natin yan, kasi wala, ilalagay na natin yan ngayon. Ito may kunya yan dito. May kunya yan sa loob. At dito mo yan i-bolt pag isasalpak mo na. Pag itapat mo yung kunya dito, kailangan yung number doon na number 2, doon. Itapat mo rin dito sa number 2. Pag naitapat na yan, timing na yung injection pa mo. Yan. Tingnan mo ngayon, umikot-ikot siya mga kaibigan. At ito naman sa camshaft, ito number 1 dito. Pag ilagay mo yung camshaft dito sa butas na ito, mahaba yan dyan. Dito yung tatapat ng timing. Balid, tatlo lang po ang timing mga kaibigan sa ano, sa Komatsu na ganito, 155 ito, so good. Sa baba, sa crankshaft, at saka sa idling, yan. Kung makikita nyo, may zero yan. Zero, zero na katapatan. At dito naman, mamaya, pag ilagay yung camshaft, kailangan tumapat din yan dyan. So, one. Yan. At ilagay mo yung balancer na ito. Dito din yan makatapat. Number two. Yan. Kita nyo. Para sa camshaft, one. Para sa injection pump, two. Wala nang timing ito mga kaibigan. Kaya kahit saan na makatapat yan. Kaya tatlo lang po ang timing yan mga kaibigan. 0 tapos 1 at saka 2. At additional pala mga kaibigan, halimbawa pag nagtanggal pala kayo ng injection pump nito at nagpa-calibrate kayo, halimbawa mayroon kayong makina na ginagawang ganito at nagpa-calibrate kayo ng injection pump, ay ang ano pala dito, advantage ang sikreto nito, hindi mo na kailangan magta-timing mga kaibigan kasi naka-timing na ito siya dito sa balancer na yan kasi may kunya yan dito, itong kunya na ito pag tumapat yan dito, nakauno yan at saka may design yan dito sa likod at pag nakikita natin mamaya dumating yung injection pump yan, yung gear na yan mayroon yung ano dyan. May malaking awang yan na doon tumapat para doon sa coupling ng injection pump at saka dito. Kaya halimbawa kung nagkatanggal kayo ng injection pump nito, hindi nyo na kailangan mag-uno-uno dahil kahit saan nakatapat yan mga kaibigan, huhugutin na lang ninyo yan. At pagbalik ninyo, hindi kayo mahihirapan kasi may gear ito dito na malapad. Kumbaga parang may, hindi naman siya kunya. May awang siya dito na malapad. Doon talaga siya tatapat. Kaya yun ang advantage dito. Pag nagtanggal kayo ng injection pump at ibalik na, wala nang timing-timing mga kaibigan. So magta-timing lang kayo sa timing nito na habang, halimbawa pag ganito nag-assemble tayo, kailangan ita-timing talaga natin kasi yun ang timing niya na masusunod para umaandar ito lahat. Umaandar yan. Kaya yun ang advantage dito mga kaibigan. At maraming salamat mga kaibigan. Naway mag-subscribe kayo sa channel. At ito na po ang nangyayari sa ating makina. Maraming salamat.